Sa ibang balita, isang binatilyo ang natagpo ang patay sa Payatas Road sa Quezon City. Hinala po ng motoridad, posibleng doon lang itinapo ng masalarin ang bangkay ng biktima para iligaw ang imbestigasyon. Balita hati ni Oscar Oida. Bumubuhos ang ulan alas 2 sa madaling araw kanina nang matagpuan sa bahaging ito ng Payatas Road sa Quezon City ang wala lang buhay na katawan ng binatilyong ito. Tinatiyang nasa edad lamang na 12 hanggang 15 anyos. May bakas ng pagkakasakal sa leeg at di kinakitaan ng anumang tanda ng pagkakakilanlan. Kwento ng mga taga-barangay, una raw itong nakita ng isang motoristang napadaan sa lugar. May dumaan dito na isang sasakyan, Raybo, kulay brown. Nakita niya ito na may nakabulag tambata dito. So doon sa may dulo ng konti, may tindahan dyan na nakabukas. Pinuntahan niya yung may-ari at sinabi may bata. Ayon pa sa barangay Tanod, hindi tagalon sa kanilang lugar ang biktima. Malabo rin umanong sa lugar nila ito, pinatay. Dito sa lugar namin ito, ito pa lang ang kauna-unahan. No? Aksidente talaga, regular dito. Pero yung ganito ngayon lang. Tingin sir, bakit nilo dito sa ano bang katangian ng lugar na ito? Madilim ba? Ano po ba? Siya talagang madilim ito dahil wala pa ho ng ilaw talaga dito. Posible lang na sa lugar lamang nila itinapo ng katawan ng biktima upang iligaw ang imbestigasyon. Nananawagan naman ang pulisya sa mga magulang na nawawala ng anak may edad na 12 hanggang 15 anyos na makipag-ugnayan sa kanila at baka ang biktima na ang hinahanap nilang mahal sa buhay. Oscar Oida, GMA News.